Love problems? Mahal ko siya, pero masakit. Here's what you need. Take your time. Para malaman mo din kung sino sa kanila yung kaya magtiyaga, di ba? Na antayin yung matamis mong oo. One call. Hello, Papa Jack? One friend on the radio. Nagkakaroon lagi ng turning point yan eh. May mangyayari something big, di ba? At doon mo makikita kung sino talaga yung karapat dapat para sa'yo. It's time for you to discover Papa Jack. Mahal mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Parang walang kwenta yung pinag-uusapan natin. Oras sa mga bulan, meron mo tayong 11 bit na makalipas ng 11 gabi po kanyang Lunes. I hope your Monday is as well as mine. I've got a very productive Monday today. Isa itong magandang araw para sa akin, mga kaibigan. Ang dami ko natapos, ang pinaka-latest po, pinaka-latest pa, ang dami na. Ang latest po ay kami ni Chico kanina ay naging mag-jowa. Naging mag-fafa kami kasi gumanap kami sa isang radio drama. It will be featured on the TLC drama special every afternoon, 1 p.m. hanggang 2. Sa programa ni Tanya Chinita ni Cristendera, mga kaibigan, meron kaming pinagtambalan ni Chico, kami mag-jowa doon. Ang ginampan ng papel ay ang papel ng isang matamlay at matamlay at walang pakialam na boyfriend. Oh. Ang ginampan ni Chico ay isang malanding nagahabol kasi ang pogi ko sa kwento eh. Sa kwentong ito, mukha kong keyboard kasi puro ako Dota. Yan. At inuno ko yung Dota kaysa sa jowa kong transgender. Wow, interesting ah. At lahat ng tinatampok namin na kwento dyan ay kwento po ng mga tumawag sa programang ito. Kaya mag-ingat ka, pag tumawag ka, baka bukas makalawang, mararadyo ka na. Ang number ko ba? Walang pinag-iba, 4 years ago, ito pa rin yun. Ang number ko ay 832-6171 or 1-800-10-100-5683. May Twitter account po ako, twitter.com/papajackontlc or facebook.com/papajackontlc907. Sa mga nila lang po, mga kaibigan, lalo yung mga dalaga, na lagi nakasubaybay sa atin at lalong nadagdagan yung galit nila sa mundo. Itulog mo na, ma. May ganyan eh, no? Yung feeling na naka-recover na siya, tapos ang ending, may narinig na kwento on air, makaka-relate bigla, maaalala yung lalaki ng loko sa kanya. Imbis na naka-move on na, sasariwain ng lahat nga nga. Ay, nako talaga, pisty talaga. Dahil talaga mga lalaki manlaloko, ano, di ba? Talaga naman, no? Alam niyo kung pwede lang mag-evaporate lahat ng lalaki manloloko? Kung konti matitira. Baka lumuwag ang edge. Kaya lang, hindi naman maganda yan kasi ang buhay ay punong-puno ng pagsubok. Ituring niyo na lang, mga kaibigan, na ang mga lalaki manloloko ay kasama sa mga pagsubok. Ayan. At ikaw ay kasama sa bilang babae pagsubok. Joke lang. Iba yan. Ano naman to? Nagsubo ng pagkain kasi nga nag-moment kayong dalawa, gano'n. Uy nga pala, Sir Robbie, I've heard from Nanay Gigi. So get well soon kay Daddy, ha? I hope he gets better as soon as possible. Hindi kita na-text kanina, well, alam mo naman, love kita, Sir Robbie. Hello nga pala sa lahat ng mga nilalang na nakasama ko last Saturday sa aking pinagagawa sa buhay. Ang Sabado po, mga kaibigan, ako po ay nasa isang secret location dahil ako ay nag-taping. Oh! Artista na lola mo. Pangarap, ito talaga ang career path ko, mga kaibigan. Balang araw magiging sexy star ako. Oo. Category ng movie ko ay rated PV. Ayan, PV as in personal movie, ako lang manunood din. Kasi pag pinanood ko sa inyo, baka mag-welga lang kayo dyan, no? Ay, nako.
To my Alaska Cramped Up family, thank you very much for the continuous support and for believing that I can embody, diba, yung slogan which is Change for the Better Pilipinas. Nagtaping kami pa ni ano, Papa Chan, Sir Richard Yap, and Sir Chief. We were together last Saturday. At ang pogi, grabe. Hi, Sir Chief. Thank you very much. Very nice guy. Serious, very serious yung ano niya. Dating niya. But very nice. Thank you po. Nailang ako eh. Di ba? Siyempre, Sir Chief eh, no? Nagkakaguluhan ng mga chicks. But you're a very nice person. At kahit si Ma'am, maraming salamat po. And to all the staff, lahat po ng crew na nakapil naman sa taping, kahit yung mga nagkakakawal sa likod namin, yung mga ano po, nakakapiling naman sa taping. Maraming salamat, the director. Sir, hello sa iyo. At Ma'am Len, Sir Robbie, and the rest of the team, thank you very much. Ma'am Len and Ma'am Lynn, hello po. Pahingin yung commercial namin, Sir Chief, mga kaibigan. Pero huwag niya kami compare, matatalo po ako sa papugihan. Nakaantabay sila another Ryan, Johnard, Mylene at Ruby. Yan at si Mark Ferrer. Sabi ni Joseph, iutol ko. Maligayang pakikinig po ba? Daanan ko lang 'tong mga nagpapabati sa akin sa buta, kalahati muna. Hello nga pala, ayan sa mga co-worker ko sa Mariwasa. 'Di ba tiles 'to? 'Di ba? Ceramic tiles, so Mariwasa. Ayan, Ulysses Balerado, Rafi Acobado. Walang niya buong-buo po. Sana pati team number, tsaka employee ID number, nilagay mo na rin. Von Enrique, saka Dave Como, from Hexel Acosta. Ganda na pangalan mo, Hexel. Greetings to my friends in Abu Dhabi, Cindy, Arlene, Mary Rose, Imelda, Anne, and my sister Arlene Gomez from Rafael Gomez, mga kaibigan. Si Rafael po ay member po ng Teenage Mutant Ninja Turtle. Siya po yung pagong na ang armas ay... Ano nga ba ang ano, armas ni Rafael? Chako? Ano armas niya? O ano, tampon misag. Ayoko na, ayoko tamaan niya. Tampon fire! Ganun. Ay, mga kaibigan. Twitter.com/PapaJackOnTLC or Facebook.com/PapaJackOnTLC907. Twitter ko yan. And Facebook ko po. Yung mga taga PLM College of Nursing Batch 2013. Congrats, mga RNs na tayo. Yan. Kaibigan ko din, nag-nurse din eh. Pero sa restaurant nag-work, may sariling restaurant ngayon. Siya ay restaurant nurse. Pero pag bumasa ka, registered nurse ka. Review University for Nurses Manila. Ayan, Ma'am Sheet, Ma'am Diggs, Ma'am Cha, Sir Lester, Sir Patrick, Panty, Sir Josh, at sa lahat ng lecturers. Tintin, sabi ni Tintin, Vivian, Tambi, Kay, ano? Kay. Ang yung sulat to. Kay and Russell. Maligayang pakikinig po. Mamaya na yung kalahati ha. Salamat sa pagdalaw sa booth ng Love Radio. Sana lahat ng graduate at pamasang nurses natin mabigyan ng trabaho, no? Oo, tsaka sana wag nang ano pabayarin pa pag nag-ano. Nakaano ba may ganyan yung you render ano a certain period of your time sa ano sa ospital, tama ba? Just to get your certificate. Pero RN ka na niyan, ha? And yet you pay for it. 'Di ba parang wala lang. I-value sana natin. Kasi nagtapos ka naman, RN ka naman. Sana i-value natin yung tinapos. Hindi pa pabayarin mo pa. Yung walang sweldo, okay ba? Pero magabayad ka pa just to get in. Parang, it's unfair. Wala, just my two cents, mga kaibigan. Papa Jack, kailan po ipiplay yung eksena nyo ni Chico Loco? Pag wala nakikinig. May maganda yung magiging eksena namin, mga kaibigan, ha? Wala lang love scene. Hindi ko kinaya, eh. Caller tayo from Caloocan, si Michael, 24 anyos, at tumatawag siya kapiling at katabi ang mga aso. Ito mga tahol eh. Hello?
Hello po. Lalim ng boses. Siguro laki ng Adam's apple nito. Michael! Apa? Malaki Adam's apple mo. Parang medyo po. Ano sagot doon? Hindi naman po sobrang laki. Parang medyo. Ha? Hindi naman po sobrang laki na yung okay naman na malaki. Sabi nila, yung sukat daw ng Adam's apple ay sukat ng patatas. Yung mga lalaki nagtakip ng ina ng Lego. Ako po makikita yung Adam's apple, mga lalaki. Malaki na ng patatas ko. Ikaw ay 24 anyos na, Papa. Opo, Papa. Ayan. Kaloocan. Opo. Saan ka ba na sa Kaloocan, Paps? Sa ano po? Sa Purview po. Alam niyo ba yung SM Purview? Mukha bang hindi ko alam? Loko ka. Alam ko yun. Hindi po, malapit po kami. Galing ako dyan kagabi. Nagtugtog ako sa Paris Point. Kumanta ko ng... Ayan niyo po, late pag ano, pupunta po talaga ako. Okay. Ngayon lang po kasi hindi ako makalabas. Oh, pupunta ka, wala na ako. Loko, kagabi ako nandun. Wala na. Pag ano niya po, pupunta po ako doon, Tanis. Iiwasan kita. Ayoko. Opo. Michael, taga-Kaloocan. Alam ko yan, Babs. Kasi mo, idikta ko sa'yo. Saan daan ng bahay nyo? Eh, masyado pong ano eh. Sa, baka sabihin po nung dati kong girlfriend eh. Baka sisipin niya, ano. Saka mo? Baka gumaganti ako, ganyan. Teka lang. Gusto ko lang po sana mag-humingi ng advice. Ang tinatanong ko yung bahay nyo, yung bahay ng ex mo. Ito po sa ano po, Maligaya po. Maligaya? Saan malapit na Maligaya? Yung subdivision po na sa likod po nung Padis. Ay! Apa. Yung bago mag-ano, mini-stop, kakanan ka na. Apa. Sa kanto mo, tindahan ng dyaryo. Nung kalakasan ng DVD, meron sa kanto niyan eh. Wala na? Wala na ngayon. Wala na po yata ngayon eh. Wala na, mahina na eh. May mga dinadownload na eh. Sa mga yan. Dire-diretso yun, tapos... Pababayan, di ba? Bababa sa duluan? Opo. Oo. Wala lang, nabanggit-banggit ko lang. Doon ka, Papa? Opo, doon po ako. May tinatayo, di ba, yung Fairview Terraces ngayon, di ba? Opo. Katabi ng Redwoods, no? Opo. Pero yung Longwood, nandito lang sumalapit, yan. Motel. Kaya ba po yun? Sabi ng Petron. Hello po, sa mga taga-Petron, nakikinig sila eh. Michael! Apo. Ang ginagawa mo sa buhay, Paps? Nagpapagaling po. Bakit? Anong sakit? Ano po kasi, na-accidente po ako, motor accident po eh. Ako! Kasi nag-iingat. Be honest with my question, I want you to answer honestly, ha? Sinong may kasalanan? Ba't na-accidente ka? Pa? Ikaw ba may kasalanan? Ano po eh, sinusundo ko po yung... girlfriend ko po. Hindi mo siya sagot yung tanong ko eh. Eh nga po. Eh, siyempre ako na rin po dahil pagod po ako sa kabuyat po ako nun eh. Kahit anong sasakyan, mga kaibigan. Hindi ko napansin yung bato. Sir, pa-accident din po. Ayun. May bato. Opo, hindi ko po napansin. Oo, kasi manipis lang, di ba? Lalo pag matigas opo. ang gulong ng motorsiklo, madali yung ano, mag-react sa kahit kakatiting na bato, tama? Opo, malaki din, malaki po yung bato kasi may ginagawa po yung Ayala dun sa likod ng Paris, Brad. Diba? Hindi po na, hindi ko nakita yung bato, may iniwasan po ako matanda. Eh, medyo antok na ako sa kagigising ko lang po nun eh. Late na po umuwi yung girlfriend ko nun. Susunduin ko. Ganyan ano po, nangyari sa'yo? Paano, anong damage mo? Bali po yung kaliwang kamay ko. Nabali? Opo. Yung radius po. Radius? Saka, yan yung ginagawa namin, Chico, eh. Kung wala naman naging effect, sabi mo, mag-re-reduce kami. Kumakain kami ng konti. Mag-reduce nga tayo. Wala pa din. Kaya pagkain na, nga, kain ulit. So, bumalaki. Pero okay ka na. You're relatively fine. Medyo okay na po. Pero hindi ko na po na gagalaw. As in, katulad ng normal yung kamay ko. Kasi, hindi na po na operan. Tinubuhan na po ng laman, eh. Kaya, nakabili na po kami ng bakal, pero huli na. Nung sabi ng doktor, eh, may laman na po daw. Pero ano yung Brad, you will find your natural motion again, eventually. Opo. Mm-hmm. Hindi po kasi nakalain yung buto ko eh. Magkapatong po siya. Ah,
Ang mahalaga niyan, you are recovering, no? Opo, ako po ng Diyos. I can relate, brother. Naksidente na ako sa motor. Umalalim na ako sa motor sa MacArthur Highway. No? I was on my way to a gig sa SM Marilao. So, pasikat ako, nagmotor ako. Wala naman masama, mga kaibigan, di ba? Ano po yung motor niyo? During that time, I was driving yung Novo Z. Novo Z po? Sa akin po, Miyu eh. Miyu po yung gamit ko noon. Buti nga po, hindi ko dala yung isa ko, mas manipis po yung gulong noon. Yung Miyu po, sako lang yun, hindi ako nadali. Mabigat pag dinala yan. Siguro wala na ako. Kung yung isa yung dala ko. Ano yan, di brad? Kung isipin yun. Let's not deal and dwell with the things that did not happen. Apo. Ano, brada, kahit naman anong ginagawa natin kung di tayo mag-iingat and we take safety for granted, ma-accident tayo eh. Diba? Opo, kahit accident po talaga hindi talaga natin alam. Kahit i-drive ka ng Babylos, kung padalos-dalos ka, diba? Kahit na hovercraft pa... Oh, social hovercraft? Hindi pa ako nakakita ng totoong hovercraft eh. Alam niyo yung hovercraft, Brad? Hindi po. Ano ba yan? Hindi alam? Hindi nanonood ng Animal Planet. Anyway. Michael, I'm glad that you're okay. Apa. Sige. Napatawag ka kasi. Mag-ano po ako ng advice about dun sa ano ko po, sa girlfriend ko po kasi. Nito po kasi na kahapon po na talagang actual ko talaga na pinilit ko na inisis ko na po kasi lagi ko naman nababasa tapos binubura niya parang wala lang naman po yun. Kahapon po talaga as in nakipagbuno pa pa siya, nakipagbuno siya sa akin talaga para makuha pabalik yung cellphone niya. Okay. Opo. Nakita kami ng kapit pa, inawat kami, ganyan. Hindi ko talaga binigay yung cellphone kasi alam ko yun na lang yung chance ko na mahuli. Makikita ko, patunayan ko sa sarili ko na talagang hindi ako nababaliw. Ngayon parang ganun ba? Hindi ako nag- Teka lang, Brad! Di ba? Sino may sabi sa nababaliw ka? Mahirap na paratang yan, ha? Hindi po, sarili ko lang po. Okay. Hello, manok. Yung manok eh. Brad, gaano katagal na kayo ng girlfriend mo? Ano po? Siguro mga 4 years na po. 5 years na siguro po. 5 years na. Are you crying? Oo po. Yakin po ako eh. Ako din. Itatay. Kondes. Pinapatawa lang kita, Brad. Kwento ka muna. Ayoko mahaluan ng baka mamaya, I'd like to see the real picture, Brad. There must be a reason for everything. So, 4 to 5 years na kayo mag-jowa. Apo, apo. Okay. May anak na po kami. May anak na kayo? Apo, dalawa po. So ano, mag-jowa ba kayo? Mag-asawa, nagli-live-in? Nagli-live-in na po kami. Dito na po siya nakatira sa bahay. Mag-asawa yan. Minsan po, umalis po kami, pumunta po kami sa... Nalipot po kami ng bahay sa kaibigan ko kasi mag-isa na naman siya doon sa kamalaking bahay. Doon muna kami kasi nga po nag-away sila ng nanay ko. Para hindi naman niya, hindi naman isipin ng nanay ko na... At siya na ako, may kinakampihan ako sa kanila. They usually naman talaga siya yung mali. Bakit sila nag-away na nanay mo? Hindi po kasi siya nagtatrabaho sa bahay. Yung ibig sabihin parang senyorita po, gano'n. Parang hindi naglalabahan, sarili niya damit. Hindi naglilinis. Naglilinis siya pag sinipag po siya, pag siguro siya nagkasakit. Kumbaga, depende sa mood niya. Opo. Sa madaling sabi, hindi nakikisama, nakikitira lang siya, di ba, technically, kayong dalawa. Opo, parang ganun nga po. Mm-hmm. Okay. For the, sa years po, sa dami-dami po ng parang lahat ng effort ko, katulad ng may mga business pa kami, na parang baliwala sa kanya na, yan, pagod na akong umuwi. Basta. Magdadala ko ng pasalubong sa kanya, galit pa siya. Anong pasalubong dala mo? Parang, teka lang, brad, ha? Apa. Paliwanag mo sa akin yung part na yon. Magdadala ka ng pasalubong, galit siya, parang hindi yata tama yan. Hindi, ganun po siya. Kasi katuwi lang po niya, naglilihis siya.
Eh, nakatwiran po niya lagi sa akin. Meron siya laging katwiran. Brad, kung naglili, balata mo na sa kanya yun. Eh, makipasa niya sa iyong matas, magbuntis na mag-isa. For several years po talaga. Intindi ko po yun. Hindi, Brad. Ayokong pag-usapan yung part na yan. Ano? Kung naglili siya, at mainit ulo niya, let's try to understand. Kasi that's the part we can never comprehend bilang lalaki kasi hindi tayo babae. Opo, naiintindihan ko po yun. Ayun naman po yung lagi kong sinasabi. Hindi mo naiintindihan. Wait lang, stop. Stop. Opo. Hindi mo naiintindihan. Dahil kung naiintindihan mo, hindi mo gagawing topic ngayong gabi yan. So, hindi mo naiintindihan yung part na yon. Ang naiintindihan, hindi na issue yan. Eh, issue mo, hindi ibig sabihin, opo, apektado ka. O, tuloy mo yung kwento mo. Yun nga po. Di, katulad po niyan, may business po kami noon. Anong motor business shop niyo? Po. Saka grocery. Isang lang po yun. Magkatabi lang po yun. Sino nagtayo? Kami po. Ah, galing ha. Grocery tsaka... Pundal po kasi namin yun eh. Talagang kinano po ng tatay ko yan. Ito, puhunan mo. Yan, nagtulong-tulong po. Mahirap din po kami kasi talaga dati sobrang... agad nung kawa po ng Diyos talaga na nakapundal kami. Na ganyan. Nakakapag-abroad si Papa. Hmm. Nakapagsimula po kami. Mag-isa ka bang anak? Pa, ano po? Mag-isa kang anak? Dalawa po. Isang lalaki po. Ako po yung panganay. Okay. Opo. Sila nung kapatid mong babae, magkasundo ba? Sa magkasundo po, pero hindi po gusto ng kapatid ko yung ugali niya. Okay, kahit sige. Po, sila na. Dito hanggang pati mga tito at tita ko po. Alam na. Paandar, ganun. Nga. Okay. Pero, siguro, siyempre, ayaw din nila akong, sabi nila sa akin, ayaw nila akong masaktan. Kasi kinausap, nag-usap-usap kami kanina. Ayaw nila akong masaktan na ganyan. Kasi tinapasaman, kasi maayos naman siya pakikisama po eh. Pero yung, in the way na mag, ano po, as a babae po, parang wala po sa kanya eh. Gano'ng katagal na kayo nagli-live-in, Papa? Ayun po, mga ano po, 4 years to 5 years na po, hindi ko na po matandaan. Ibig mo sabihin sa akin, umpisa ng relasyon, nagsama na kayo? Hindi po. Siguro mga 6 months, 4, 8 months, gano'n. Hmm. Bago po kami talaga nagsama na. Bakit? Ba't kayo nagsama? Nabuntis mo siya? Opo. Ayun po, inaano ko doon kasi nabuntis ko po siya, responsibilidad ko. Ayun po. Okay. Kaya, yun po, hinarap po namin, nag-usap po kami ng maayos. Hanggang sa ganyan nga po, hanggang sa nanganak na po siya, yung kaibigan niya na iniisip niya lagi, naanoan siya, sabi ko sa kanya, hindi ganun yung proses, ang ganyan katulad yan. Kasi yung panganay ko po, nagka-problema po yun eh. Sa ano po siya ngayon, alam niyo, cerebral palsy po. Mm-hmm. Obo, so, ganun po yung panganay ko, 2 years old na po siya ngayon. Mm-hmm. Eh, nasa siya po kami noon. Oy, wait lang. Panganay apa? Mo yung ano, yung may karamdaman. Apa? Panganay yung may karamdaman. Opo, panganay po. Yung pangalawa, gano'ng kalaki na? 1 taon po. Magdadalawang taon po sa April. Oh, teka lang Brad, hindi magkadugtong yung kwento, may kulang. Apo. Kung kaya nagsama, dahil nabuntis siya, at nagsama kayo 4 years ago, 2 years old pala yung anak mo, saan nabunta yung 2 taon? Paano po nga na po? Na-misplace nyo, ganon? Ano po, hindi lang po kagad siya nabuntis eh. Eh, akala ko ba na kaya nagsama kasi nabuntis siya? Ano po, di ko na po matanda, basta yung anak ko po magta-2 taon. So, alam ko mga magpa-5 years na kami kasi binat, sabi niya ganon eh. Oh, magaganyan tayo, 2 taon tayo ngayon, titihisan tayo ngayon. Sabi niyang gano'n. May nawawalan 2 taon. Balikan mo sa ano? Balikan mo sa ano? Sa minista, baka naiwan mo doon? Alam ko 4 years na po kami, mga gano'n po eh. 4 years, o magpa-5 years po gano'n. Bahala ka, sige. Apo. Hindi kaya ko tinatanong lang naman. Ano ba yung dahilan ba't nagsama kayo? Dahil nabuntis mo siya o dahil ginusto niyo dalawa? Ano po eh, tawag dito that time po nagkakaproblema po siya dun sa ex niya po. Eh, break na po sila, matagal na silang break. Born again po siya. So, nung nililigawan ko po siya, binigay po siyang
ano sa akin nung kaibigan niya, ka-text niya. Ginakabahan po ako papunta. Ayun po. Gusto mo ba i-hide kita? Eh, ano po ako, tawag dito, binigyan niya yung message yan. Naka-text ko po hanggang nakapalagayan ko ng loob po siya. So, ayun po. Naging kami po na may nangyari po sa amin. Hanggang sa nabuntis po siya. Parang nung that time hindi siya natutuwa na ganyan. Hanggang sa nung pinanganak na po siya, yung papanganak na po namin yung bata, is ano po, nagmamumroblema ako, siyempre mga anak na yung asawa ko. Yung pera dun sa shop ko, nagtataka ako kasi maganda naman kitaan dun sa shop. At nawawala yung umbis na dadagdagan yung pyesa. Kasi wala naman po kami binibili. Nag-usap po kami huwag bumili. Kung may bibiling siya, yung mga mumurahin lang ng mga damit, yung kanyan. Usually talagang dati lahat ng mga damit na mamahalin, halos, hindi naman totally mamahalin, mga branded lang na ano, ayun laging sinusot ko. Simula na nagsama kami, hindi na talaga ako bumili para talagang, plano ko talagang makapag-ipon kami, makapagpundar kami, ganyan. So, natataka ko ba't nauubos yung pera dun sa tindahan, ganyan. Hindi sa dinadagdagan lagi ni Papa, nawawala uli. Tapos nagulat po ako nung, yun nga po, sinugod na po sa hospital yung, kasi pagkapanganak po, nahirapan po mag-labor. Isang oras po siya mag-labor dahil nagtipid po kami. Ipakilala po namin na paanakan, doon na lang po pinanganak yung ano, kasi nga po, wala naman po kaming penungalaking pera para pang hospital. Eh, ang nasa isip po niya, gusto niya talaga sa hospital, na pag hindi po niya kaya, cesarean na lang po. Eh, po lagi nasa isip niya. So, yung habang nag-labor po yung anak ko, nakikita ko na po yung ulit. Yung anak mo nag-labor? Sa akin, ano, nung... Brad! Hila pa. Huminga ka muna! Para maintindihan mo yung kwento mo, baka kami hindi na lang maintindihan. Oo. Yung anak mo ba nagli-labor o yung asawa mo? Ay, yung asawa. Yung asawa ko po nagli-labor. Eh, sabi po nung kumadrone, hindi na po, ayaw po niya i-ire. Puro ano lang siya, sigaw na sigaw. Lagi niya sinasabi, ayaw niyang i-ire, sinasabi niya lang. Saka lang, wait lang ha. Na wait, lang stop, ako, stop, na lang ako. Stop, pero stop, na kami stop! Sa mga anak. Kinagayad na lagi siya na huwag ganito ang gagawin. Michael, stop! Naririnig mo ba ako? Opo, medyo paputol-putol po. Kasi I told you stop. Dahil bigla ako may issue ngayon. Opo. Bakit mo kinikwento sa akin yung proseso ng panganganak niya na hindi kita maintindihan sa katwiran mo? Eto ano? Parang hindi ko siya kakampihan ha. If you have a legitimate concern and issue, kampi tayo, Brad. Kaya lang, hindi ko lang matanggap at malunok na ang sinasabi mo ngayon, nag-ipon kayo. Apo. Para sa panganganak niya. Apo. Pero dinala mo siya sa kumadrona. Tama? Hindi, ano po yun? Lying in po. Lying in. Alright? Dinala mo siya doon. Apo. Yung plano pa rin po niya talaga sa hospital, hindi ko po alam na may ganun pa siyang kalaking pera na nakatago. Teka lang, Brad. Teka lang. Apo. Ang problema ko dito, Chong, kaya ko pinansin yung kwento mo, the Apo. Way na kinuwento mo na, sabi po kasi ng kumadrona na, hindi naman siya umiire, sigaw lang siya ng sigaw. Apo, ganun nga po. Parang may mali yata sa pagkakakwento mo. Hindi, ganun po yung sinasabi po niya, sinasabi po siya ng kumadrona kung ganito, para umire. Ganito, ano, okay lang yun, walang problema sa timeline ng kwento mo. Alam mo kung anong pinapansin ko dito? Apo. Kung makapagsalita ka at kung makapagkwento sa akin kung paano siya ng anak, you are trying to undermine yung effort at pinupusta ng isang babae pag nanganganak. And who are you to say, di ba, na umaarte lang siya? Oh, yun nga po, ayun po yung point ko eh. Ayun po, yun point. Yung gusto ko nga, ayoko po kasi magsalita ng ano eh. That's exactly your point, umaarte siya. Ang problema ko sa kwento mo, kuya, I do not feel any compassion bilang partner.
Remember, ayun, pag nanganak ang babae... Ayun po kasi yung damdaman po namin lahat. Wait! Eh, ganun nga... Teka lang! Teka lang! Teka lang! Aba. Ako ba naririnig mo? Apo, naririnig po kita. Ba't ito pinabaliwala? Sorry po. Brad, kung ma-arte siyang tao, okay fine, kayo naman nakisama dyan, hindi ka makilala yan eh. Apo. Pero Brad, ang ayoko lang, yung we are trying to undermine yung effort o yung pinupos na ng isang nanay pag nanganganak, ang pangit marinig, di ba? Apo. Nasigaw siya ng sigaw, kasi kung matino kang lalaki, di ba, kung hindi mo nagawin dahil sa ospital, at kinaga mo siya, tiniis mo na dun lang, wag mo na ikwento na parang, eh, ang arte mo kasi. Ang pangit pa kanggan, di ba? Parang wala kang compassion, Brad, oh. Hindi po kasi lagi po niya sa akin sinisisi na, sinisisi po niya lagi sa akin na ganyan lang kasi yung kaya ko, ganyan. Eh, hindi yun ang point, Brad, hindi yun ang point. That's not the point. You are not getting my point. Because you're only focused dyan sa nararamdaman mo. Let's be fair with your story. Opo, Papa Jack. Salamat po. At least, na-realize ko po yung talaga yung mali. Nakakalak yung tao! Gusto mo kasarin? Gago ka. Kung magkwento yung bagay, yung pagiging ma-art, stop! Yung pagiging ma-arte sa bahay, okay, sige! Pero yung ikukwento mo sa amin na parang umaarte siya, na sumisigaw, habang nanganganak, alintik na buhay to, oh. Anong kwenta kang lalaki kung feeling mo yung nanganganak umaarte na sumisigaw? Atarantado ako, pasing kita ng tsinera sa mukha, eh. Nakakagago ka. Walang respeto sa babae to, ah. Nanganganak, sumisigaw. Ay, nako talaga. Ngating kita dyan. Ang inisip ko lang pa sa Papa Jack yung anak namin na nag-aalala talaga ako dahil sabi nung ano, mahina na daw yung heartbeat niya. Tapos, ayun, nung siguro narinig niya, ayun, na no choice na rin po siya. Saka, wala po siyang kaamur-amur sa mga anak namin. Parang ganun po, nag-selos po siya lagi, ulang-una doon sa panganay naming anak. Hindi niya po pinapadede. Yung nasa hospital po kami, iniiwan po niya dun sa loob. Ayaw niyang mag-pump ng gatas kasi hindi nga po maroon dumede. Ayaw niya mag-pump ng gatas sa kanya. Parang ako, Papa Jack, nasasaktan ako kasi yung anak namin, para sa akin, bungay ng pagmamahal namin. Dalawa, pagmamahalan namin. Mahal mo sa ama? Sobrang mahal po. Sa kwento mo, hindi alata. Medyo gayon mong office ng kaunti, ano, para at least magkaroon ako ng paniniwala. Ano po, kasi sa galit, Papa Jack. Taga saan yung babae? Ante Polo po. Yung kabuuan na panahon na siya ito mo na sa bahay ninyo, gano'ng kahaba? Kabuuan po. Siguro, ano po, simula po nung mga dalawang buwan po bago po siya nabuntis siguro po eh. Ay, hindi, mga, ano po, tumira po siya nung buntis na po siya. Oo, ano po, hindi ko na po matandaan eh. Parang, gano'ng kadalas siya umuwi ng Antipolo? Pinupuntahan ko po siya dun eh. Ngayon po, bihira na po siya. Hindi, nung time na nagkasama kayo, gaano katagal siya umuwi ng Antipolo? Sino siya po? Nanay ko. Siyempre siya, sa taga dun eh. Lang naman ako umuwi dun. Ano po, mga dalawang linggo, tatlo po. So, at least once a month? Dito po, hindi na po siya umuwi dun sa kanila eh. Kasi nga po, hindi rin po siya nagkakaintindihan ng tita niya, mga tita niya. Bakit? Eh, ganun nga po. Kasi nakikita din po ng mga tita niya yung sitwasyon ko din dito. Pupunta rin po dito, ganyan. Parang nag-asawa na rin po na ganyan. Saka, may ano po about dun sa ano. Medyo ano po, kasi personal na po yun eh. Baka po madamay po yung mga tita isipin ko. Ano, about,
sa about po sa ano, personal problem po nila. Yun po sa pera po, ganyan. Medyo kapos din po kasi dun. Medyo hirap din po sila dun sa Antipolo. Okay. Apo. Sige lang. Eh, ganda, eh, wait lang. Michael? Apo. Wala akong problema sa kwento mo, ha? I completely... I'm taking in your story, every detail at the time. Ang ayoko lang, yung pumumukha mo sa amin, lalo ka na, di ba, na parang ang dating sa'yo nung sumisigaw siya kasi gusto niya mas maayos ang panganganakan niya, eh parang feeling namin, ako, lalo na ako sa pagkakwento mo, eh umaarte siya, Brad. Hindi yan tama yun. Ano po kasi, lagi niya pong nire-recall bago mga anak, na pag hindi ko, hindi, sinasabi niya sa'yo. Eh Brad, yan, ikaw ba naiintindihan mo ba yung panganganak? Opo, alam ko po na mahirap po talaga yun. Ikaw ba nai-imagine ba kung gaano kaliit ang lalabas ang butas ng bata paglabas niya dyan? Kabilang ikaw, first time mo, ikaw babae, first time mo mga anak, hindi ba lahat ng takot sa mundo meron ka? Ba, anak, kung pwede nga tumawag ka ng apat na santo, tsaka 15 anghel gagawin mo, at kanina niya ibibilin yun, di ba sa'yo bilang asawa? Kaya wag mo sana mamasamayan sa pagkukwento mo kung umihiling siya ng mas, di ba, sa kaya mong ibigay dahil kahit yun ang babae, kahit sino, Brad, kung po pwede sana manganak sa pinakamagandang ospital. Dahil hindi madali yan, hihilingin nila yan. Kaya wag mo ikwento na parang inaarte pa niya yung panganak niya kasi unfair sa kanya yon. Inaano ko po kasi papadyak yung ano. Parang ngayon nga po wala pong kamor-amor sa pag sa ano. Hindi parang na ano po hindi niya po tanggap. Yung eh katulad niya naging ganyan yung panganay namin. Hindi, yan ang ikikwento mo, Brad, hindi yung panganak. Kaya mo umpisahan. Opo, eh, sabi niya po, by the way din. Hindi, kasi hindi, alam mo, anak, di ba parang, pag nakanganak siya, tapos sumisigaw siya kasi masakit, siguro masakit, hindi ko alam ha. I've heard masakit, di ba? Opo, so ano yun, umaharte siya? Dapat ano? Ba tumatawa siya para natuwa ka? Ganun ba gusto alam? Mo, Brad, para hindi ka na-offend? Ano po, ang point ko po kasi, Papa Jack, para sa akin, eh yung gagawin yung word papadyak na gagawin kong lahat para sa anak namin. Yung ganun po. Na hindi mapapahamak po yung anak namin. You're not getting my point. You're only focused on your self-centered reason. You are not getting my point. You are not listening to me. Mas nakafocus ka sa sagot mo sa akin more than sa sinasabi ko sa'yo, Brad. Ulitin ko lang, wala naman akong issue sa kwento mo. Kung yan ang kwento mo, Brad, masama siya, hindi mo rin makisama, okay lang. Pero, yung part na kinikwento mo, nanganganak siya at sumisigaw, na feeling ko, nung kinikwento mo, eh parang gusto mo pamukhang umaarte lang siya, that's unfair, Brad. Kasi kung umaarte ang babae, bakit niya dadaanin sa panganganak? Sana bumili siya ng maraming Natasha o kay Avon, saka siya umaarte ng maayos. Yun, arte yun, Brad. Kampi tayo, pero yung nanganganak siya, Brad, at sabi mo sa akin, parang umaarte siya. Tanda mo, she could die. Giving birth, and then you're telling me a story na parang wala lang, it's just a walk in the park? What an English, my God. A walk in the park. Pwede bang a picnic in the park next time? Tuloy! Opo. Eh, ayun na nga po. Pag, nung, ano na po, nandito na po yung anak namin, yun nga po, nandito na po yung anak namin, ako pa rin po yung, dahil, siyempre, ano po siya, nagpapahinga, dahil, nasa isip din po na naman niya, baka daw, yung mabagong panganak, mahanginan daw, mababaliw daw, ganun. Ganun yung, ano po, lagi niya sinasabi sa akin, kasi ganun daw yung tita niya, yung stepfather niya. Father? Parang may sinabi sa kanya yung mga kaibigan niya, kaya yung matatanda. Na-absorb agad niya, pinifeeling, ina-apply agad niya sa kanya. Yung parang ganun po yung ano ko, para sa akin, lumaban tayo, ganyan, ganyan, nandito tayo eh. Kaya nga tayo nagsama, sabi ko ganyan. Lagi ko pinapaliwanag sa kanya na po ng ganun nga po. Kaya yun, pag, ano po ako po nagpapalili pag umagay, yung kapatid ko po na, ano po yan, di po kasi sumirede yan ng normal dati. Dahil nga po, hindi po nasanay pagkapanganak, ano po siya. May tubo po siya sa, nakasuot po sa, ano niya dati, sa bibig. Diretso na po yun. So, ini-inject na lang po nila yung gatas dati. Yung kapatid ko po, pinag-aralan po siya, nag-search po sa internet na ganyan kung paano mag-therapy. Hanggang sa,
pinagtsagaan niya buong magdamag na tutong dumede yung bata ng paunti-unti hanggang sa ano, hangin po, dumede-dede na po. So, medyo mahirap pa rin po. Yung tapos nung ano na po, eh na nga po yung ano namin, pag check up po, hindi po siya sumasama, ako pa rin po yung sumasama. Ito yung unang bata, ano? Ito yung unang anak niyo. Apa. Ayun po, yung ganun. Kasi ano po, yung therapy po yung dati. Bakit hindi siya sumasama sa ano, sa pag-check up ng bata? May lakad po daw siya. Mm-hmm. Lagi yan, ha? Lagi po. Lagi siyang hindi sumasama? Hindi. Nung mga una lang po, lagi na lang pong una. And then later on, nag-anak po kami, pangalawa po. Hindi, yung hindi siya, nga, I want to know, Brad, yung kinikwento mo na hindi siya sumasama. Diba? Apo. Kasi if it happened only once or twice, na hindi siya sumasama, it's unfair, di ba, to paint a picture like that. So, ilang, lagi ba sa lahat ba ng pagkakataon na nagpapa-check up, yung bata, lagi ba siyang hindi sumasama? Usually po yung tita ko eh. Yung umauna po siguro, mga apat na beses lang po yung sumama. Okay. Nun. Apat na beses, sumasama siya. Apo, mga ganun po. And then, the following, ano, yung visit sa doctor, hindi siya sumasama. Hindi na po. Lahat ang na. Ang kasama ko na po lagi, ako po, saka po yung tita sa bill ko po. Bakit? Bakit hindi siya sumasama? Eh, may trabaho po siya eh. Kaya ano po niya na, kasi mayroon pwede sa ano po niya, sa trabaho po niya, pwede naman po ako makikiusap. Sabi ko makikiusap po kasi, minsan lang po ang check-up niya, minsan dalawang buwan. Parang banding na po ba namin. Sana naman masamahan niya ako, ganyan-ganyan. Ano bang work niya noon? Meron pong siya ngayon po nitong nakaraang dalawang buwan. Hindi, nung time na yun, yung time na ano, may work siya. Ngayon po? Hindi, nung time na may work siya at magpapa-check-up at kailangan niyang pumasok, anong work niya noon? Ano lang po, itabi pagsama-sama lang, pang network po kasi yun. Oo. Sumasama lang po dun. So, it's just, hindi naman po, hindi naman po obligadong sumama eh. And nga po, hanggang sa, hindi na po namin napapacheck up dahil wala na nga po, lubog na din po yung shop. Sarado na rin po yung grocery. Ibig sabihin, nalugi yung ano, yung negosyo yung kinayu ka dahil sa tulong ng tatay mo. Opo, dahil po ano eh, sa gastos po sa ospital. Okay. Saka yung pag ano-ano po ng gamot ng bata. Malaki po talaga yung gastos sa akin sa nagsara po kami. Kasi nga po, hindi na rin siya po in-offer po ni mama na siya na mag-manage nung grocery kasi okay naman na siya. Ayaw po niya. Lagi niya sinasabi, ayoko. Ganyan-ganyan. Dahil baka ako sisihin pag nalugi yan, palo pababa na nga. Pero usually, kumikita pa rin naman po yun at least 400 a day po eh. Yung grocery po. Bukod pa po doon sa parts, motor parts ko. Ayaw pa rin po niya. Eh, sabi ko, wala naman tayong pagkakita ang iba. Sabi ko, ganyan. Ito na nga, maswerte na tayo na meron tayong business na ganito. Ipunan tayo ng ganyan. Napakaswerte na natin. Baka tayo mong, ayaw mong i-push to, ayaw mong tulungan yung sarili natin. Dahil po kasi inaano niya, magkatrabaho na lang ako, ganyan-ganyan. Nakatapos naman ako, ganyan-ganyan. Nilang inaano niya. Ano ba tinapos niya? Business ad po. Okay. Ang inaano ko po, Papa Jack, sabi niya, laging sinasabi sa akin, mag-abroad ka na lang, ganyan-ganyan. Eh, Papa Jack, yung tatay ko po kasi nag-abroad. Alam ko din po yung pakiramdam ng pag may kailangan ka, wala ka malapit, di mo malapitan yung tatay mo. Ayoko pong danasin din po ng mga anak ko yon. At tulad yan, nagagawa ni Papa ng paraan para magsama-sama kami na kumikita, ganyan. Parang wala sa kanya ng ganun. Parang gusto niya lagi nabibigay ko yung gusto niya po. Mas pag hindi ko nabibigay po yung gusto niya, ay galit na po siya sa akin. Bigyan mo ko ng halimbawa ng mga bagay na gusto niya na hindi mo na ibigay na nagalit siya. Yung mga cellphone po na modelo. Yung ganun po, mga damit. Cellphone na modelo? Yung mga latest model po na cellphone.
Humingi siya sa'yo? Pa? Humingi siya sa'yo? Humingi po naman po lagi yun eh. Ano na? Lagi naman po niyang, lagi po niyang gusto yun, humihingi po siya. So, nung nitong last na birthday ko, binilang ko po siya ng ano, ng cellphone. Umbis magpasalamat nga po siya. Sabi niya, eh, hindi naman yung original, ganoon pa po ako. Pero, ano na po yun? Eh, na po yung puhunan ko na natitira. Natitira, wala na po kaming kakakain nun. Binigay ko po sa kanya, birthday ko po kasi nun eh. Birthday mo ikaw nagregalo sa kanya? Opo. Ang trip yan. Birthday mo pala eh. Eh, ganun po ka kasi talaga eh, para, pag masaya po siya, diba, eh, magkasama naman po kami. Teka lang, Brad. Hold on. Apo. Yung bang phone na binigay mo sa kanya ay hiniling niya sa'yo particularly? Opo, talagang pag may gusto po yan. No, answer me specifically. Po talaga, hindi ako tinitigilan eh. Sinabi ba niya sa'yo na sa birthday mo, Michael, gusto ko ng cellphone? Hindi po. Hindi po yan. Binigay ko po talaga sa kanya yan. Para kasi po yung tablet po, ganito po yun. Yung mayroon po kami tablet dati eh, na yun sa talaga minababasa ko, may mga nakaka-chat po siya na matagal ko na ano. Alam ko po kasi, alam mo na po sa flirting, pagkaka-flirt po talaga yun. Nababasa ko po talaga minsan naiiwan niya. The last time, hinayaan ko na para maging kampante siya makachat yun. Tapos gusto ko mabasa yung message. Ayaw niya talaga iabot yung ano, yung tablet. Ang ginawa niya, binagsak niya nalang para hindi ko talaga mabasa yung tablet na yun. So, bilang sorry po, nung birthday ko na yun, ayun nalang po, binilang ko po siya ng, ayun po, yung S3 po na, ano, Korea po. Maganda rin naman po kahit pa paano eh. Kasi masyado pong mahal yung original po nun eh. Oo, mahal yung original. Oo, so, imitation na lang po yung binili ko. Amazing. Kasi mura pala gusto mo, eh meron namang click tayo. Sa Cherry Mobile, baby. Apo. Hmm. Yun nga po, the last, ayun po, dito po nga, no, nasiraan na naman po, sabi niya, nalaglag po daw sa LRT yung cellphone niya, pero karen, kung ano po talagang sinabi niya, isa talaga hindi ako naniniwala pero pinapaniwalaan ko na lang po sa kanya kasi ayun po talaga yung pagkakaano ko, minsan talaga tuliro na po ko eh, naisip ko po talaga pag mahal mo dapat magtiwala ka kung ano talaga yung sinasabi niya. Pero hanggang sa lagi ko pong ganun. Okay, Brad, okay. Sige, I have at least ano na, fair enough a picture of what kind of wife and a partner she was during the time na kailangan mo ng partner. And if I am going to paint a picture ng babaeng yan, demonyita ang mapipinta ko. Kasi ganyan mo kinuwento sa amin eh, di ba? Ano na yung nahuli mo nung ano, nung may kama, may katak siya? Ano yung nahuli mo? Ito pong huli. Apo. Ano po? Sabi niya po, anong ginagawa mo, honey? La! Tabi! Ano po niya ibigay cellphone sa akin eh. Kaya nung dumating po yung tito ko, talagang, and saka lang siya humupa. Yung kapitbahay niya, ayaw, yung kapitbahay namin, ayaw siya, ayaw talaga niya iawat. Kinusuntok-suntok niya ako. Tapos, itong ano, ganyan po. Hanggang sa lagi na po siyang mainit ang ulo sa akin, minsan po, ginagawa ko po yung sasakyan, sinundo ko po siya dyan sa may, ganyan po yung sa gate ng Maligaya. Nung sinundo ko po yung sasakyan, ito po yung sasakyan. Pinag ko po sa malapit doon. Pagkatapos, eh, alam ko gabi na, baka gutom na po siya. Bumili po ako ng Shopaw para habang sa daan po, makakain po agad siya dahil gutom na siya. Pagka, nung nakita ko na po siya, kapalapit, sabi ngayon, galit na galit, sabi, nasa ka ba nakapark? Eh, ang tagal-tagal ko na po doon eh. Nasa ka ba nakapark? Kanina pa ako nakatayo dito. Tinanong ko, sa ka ba nakatayo? Para sa susunod na nakita puntahan o kaya mag-usap tayo kung saan tayo magkikita. Mas ayaw po sumagot hanggang sa nagagalit na, ang tagal-tagal mo kasi, ganyan. Alam mo nga na eh, sabi niya hindi nga ako makakapag-park, ito lang available na parking, linya na nga ito ng mga tricycle eh. Talagang lagi pong mainit ang ulo po sa akin, na ano po, parang katulad po niyan eh, binilang ko siya ng ganun, umbis, inaasahan ko po lagi, matutuwa siya na ganyan, lagi na lang po yung kapalit yung galit. Tapos, ganun po yung inaano niya. Hindi siya natutuwa na ano,
na ako lagi naglalaban ng mga damit niya. Sa ano po ako, ako mo naglalaban nung nagbukod po kami. Ako po naglilinis ng bahay. So, lagi niya sagot sa akin, ay, natural lang yan, natural lang yan. Ano mo yan, wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Eh, nung ano po, nung huli po kasi, hinihintay ko din, naghihintay din po kami ng puhunan na ano, dadating po na galing kay Papa, nagbi-business po ako ng manok. Yung fresh chicken po. Yan nga po, kaya lagi po kong puwit kasi madaling araw po kong maalis. Kuya, tapos, may tanong ako sa'yo. Apo. Ano maganda ugali niya? Apo. Ano maganda ugali niya? Maganda ugali po niya. Oo. Akalang mayroong maligaw. Kahit kaunti lang. Yung na, para sa akin po yung magandang ugali po siguro. Hindi yung para sa'yo. Yung alam mo magandang ugali niya. Yung nagdadala ko ng pasalubong lagi sa anak niya, pag kahit na pa, kahit o paano, sa pangal, yung bunso namin. Pero hindi, dito, hindi na po nung huli. Then let's not talk about what happened. Ito yung later part ng relasyon, ano? Alright, kuya. Pag, yung in general, ano yung ugali niya na you are thankful na ugali ito na naging kapartner mo? Wala pa akong maiisip eh. So sobrang sama ng ugali niya? Kasi kung sasabihin niya hindi niya ako iniwan, lagi niya akong iniwan. Simpleng bagay lang, iiwan niya na ako. Gaya ng anong simpleng bagay? Yung nag-request siya ng tuna, spread, bumili pa ako ng mayonnaise, tapos yung dilata na ano, flakes and oil, nang hinayang po ako doon sa sabaw, hinalo ko po, di naglawa po yung spread. Galit na po siya sa akin, na ganun talagang inaway niya na ako hanggang sa nag-layas. Saan ka ba siya nakita mo, tuna spread na may sabaw, Brad? Ang tawag yung tuna flow. Meron bang... Nanginayang po kasi ako. Masarap naman po kasi yung ano eh. Ako rin po na, hindi ko rin po nagustuhan yung kinalabasan ng ginawa ko. Pero ikaw mismo hindi mo nagustuhan, siya pa kaya. Yung paralayasan niya po ako eh. Ano na? Ano po yung kuya? Parang hindi naman po yun yung dahilan para... ano, na layasan niya ako na wala, sagutin agad niya ako na ganyan, walang kwenta ko, ayan na nga lang yung pinapagawa niya sa akin, wala akong kwenta na ganyan. Well, of course, alam natin lahat na kaya siya naglayas, nag-away kayo after noon, tama mali? Oh, dahil lang po dun. Hindi, alam kasi ganito, Brad, ganito na. Wait lang, stop. Nung bandang huli, stop. Alam din na mali. Stop. Mali siya eh. Stop. Pwede na eh? Apo. Ganito ano? Alright. Yung kasing kwento mo, Brad, ikakwento ko sa'yo, ha? Nandahil lang po sa tuna spread, naglayas siya. Hindi kasi, it's not about the tuna spread. It's about what happened doon nag-away kayo na ang pinag-umpisahan ay yung tuna spread na naglalawa. Kasi pag kinwento mo, Brad, di ba, na naglayas siya dahil sa tuna spread, nawawalan totoong dahilan kung bakit kayo nag-away at kung bakit naglayas siya. Nagiging mali yung kwento. Yung point po talaga ang point niya. Pinapoint niya na hindi ko sinusunod yung gusto niya. And po yung pinipinpoint niya lang sa akin. Nung umuwi po siya, narealize din po naman niya na ayun, napakasimple yung bagay lang. Ang dami niya nang pinagsasabi. Parang ano po, lagi na lang po siyang ganun. Parang hindi ko po nararamdaman na ano, kung wala siyang pakialam sa nararamdaman ko po. Lagi. Oh, asan na siya ngayon? Kanina po, umalis na po. Pinaimpake ko na po yung mga damit niya. Saka, umalis po dito, kung ginawa niya. Ikaw ang nagpaimpake ng damit niya? O.
Ikaw ang nagpa-impake ng damit niya. Kami na po lahat eh. Kasi, ayun nga, nag-usap na po kami nung magulang ko na sa anong kapatid ko na, ano ba yun, tanga-tanga ka eh, ganyan. Ganyan. Parang usually talaga na, sabi ko hindi naman katangahan yun eh. Umaasa din ako na magbabago siya. Kasi, gago din naman ako dati eh. Kung nakaya ko, kaya din yun. Matalino siya eh. Talagang proud ako sa kanya. Sobrang proud ako sa kanya. Sa mga achievements niya na gagawa niya. Inaano ko lang ba, papadya ko yung kahit yung anak lang namin, alagaan niya. Hindi yung nag-cellphone siya, yung anak niya, hindi niya alam, malalaglag na, makukuryente na. Wala na siyang pakiram doon. Ano naging trabaho mo, bro? Tsaka buwan na 5 taon na nagsama kayo. Po? Anong trabaho mo? Ako po. Hindi, nanay mo. Ikaw! Ano po, nung... Ano naging trabaho mo? Nag-aayos po ko ng motor eh. Meaning? Ako po lang may trabaho nung time na yan. Like, anong naging work mo? Anong trabaho mo? Anong nagkakakitaan mo? Ngayon po. Okay, sa loob na 5 taon na... Dati po kasi, ayun nga po yung motor parts po yung pinagkakakitaan ko talaga noon. Dinala ko na rin po sa bahay dito kasi madami na po talagang customer noon eh. Oo, usong-uso na motor ngayon, di ba? Abo. O, kasi meron ng 2, 3, 4 motor, gano'n. Segway na po. Pag motor ng kailangan, dito ka dumiretso, yeah. Tapos? Ayun po, parang minsan alauna na po. Hindi ko lang po naisip dun eh. Na nung nagtatrabaho na siya po nito, siya na nagtatrabaho at ako wala na kasi nga nadiskirasyo po ko. Lagi niya na sinusumbat sa akin na ganyan, wala kang ginagawa. Ako dito, ako na nga pag may nalalaman akong ganyan, Papa Jack. Kasi alauna ng madaling araw, Papa Jack, may katext pa siya. Sabi niya, opisina. Yung office, so, yun, parang mag-cellphone? Wow, ah. Sabi ko, may opisina ba ng alauna ng madaling araw? Call center! Tsaka funeral house. Pero ang tanong, doon ba siya nag-work? Saan po? Ano po kasi siya eh? Tawag dito, asset po siya ng hindi ko na po siguro babanggitin yung company. Ano bang work niya, call center? Hindi po, ano po siya eh. Parang agent po siya, taga rin yun ng contract. Alam ko na, parang liaison officer. Hindi ko pala. Di ba yun ang trabaho ng liaison officer? Ha? Hindi. Liaison ng liaison lang kasi maraming inaasikaso. Kaya ang tawag liaison. Ang horny ko, bad trip. Packing tape. Kinapatawa ko lang po kayo, baka inaantok na po kayo, pakisampal po mga sarili niyo po. Okay. Atalay. Apo, nung sinasabi ko kasi kanya, alam ko naman na mayroon siya talaga ang ganyan, ka-flirt. Kasi kilala ko naman po yung ugali ng asawa ko. Sabi ko, alam mo, kung wala ka naman dapat ikatago sa akin eh. Kasi pag nagtatanong na po ako, kung paano ka mag-isip dyan? Ako na nga nagtatrabaho dito, hindi mo isipin yung mga anak natin. Ganun lagi binaboy sa niya sa akin. Parang binabalik niya agad sa akin. Gusto ko lang naman po malaman kung sino ka-text niya. Pag tinitingnan ko na po yung cellphone niya, nakikita ko po sa likod eh. Makikita mo kung may na-receive, may na-send na message. Nakikita ko po doon sa likod ng message habang nagte-text po siya. Tapos may lag. Pagtulog na po siya, tinitingnan ko yung cellphone niya, wala na po yung message. Ano oras na po, binubura na po niya. Tapos, nakailang minsan mababasa ako, ganyan-ganyan. Pag yung lalaking pong message, katulad niyan, sabi niya, saan ba tayo magkikita bukas? Sabi niya ganyan. Sinabi ko na po sa kanya, kikita ba kayo nito? Sabi niya, hindi na. Magkikita ba kayo ng bukas? Sabi niya, hindi. Binura ko po yung text nung isa na tanong kung anong oras sila magkikita. Alam ko po yung number eh. Pinapalit na po niya yung pangalan. Pero ako po sinusulat ko po sa papel. Sa akin, ngayon, kinocompare ko po yung number. Talagang parehas po eh. Tinanong ko po siya. Sabi niya, hindi. Tapos, saka na lang siya gumawa ulit ng istorya. Eh kasi, kamiting ko yan, ganyan-ganyan. Hindi naman pwedeng, sabay yung imimit ko. Tinatanong, point ko, Papa Jack, mag-imit ba kayo? Sabi niya po, hindi. At sagot niya, hindi, Tagalucena yan. Sa Mandaluyong ako. Pagkatapos nung
Eh, kamitin ko din siya doon sa Mandaluyong, yung pumunta siya doon eh. Bilang ganun po, bilang mabilis po siya gumawa ng istorya. So, sa akin po, hinahayaan ko na lang po kasi sabi, sige, part ang work, lalo na lang pong iniisip ng ganun. Tapos nito po, yung siguro mga nito, mga na last few weeks. Kasi dati po, lagi ako nagbubukas ng pinto, hinaiinang ko yagi yan. Listen po, kapadyak, may sawa na lang talaga ako eh. Nung, ano po, binukbuksan ko siya ng pinto, kilit siya. So, yung tagal-tagal mo naman, eh, wala pa nga siyang isang minutong nakatayo dun sa labas. Eh, siyempre, naghahanap ako ko ng susi ng mga gate. Wait lang. Opo. Wala pang 1 minute, naiinis na siya? Opo, ganun po lagi. 1 minute ha, we are talking about 1 minute. 1 minute is 60 seconds. Oh, ganun po yun. Nagagalit na siya? Opo, ganun po talaga kahit po... At nahanap mga, ang susi within 1 minute? Brad! Yeah. Opo. Ito kasi ang kwento mo, wala pa namang 1 minute siya nakatayo doon sa labas ng pinto, nagagalit na siya, eh hinanok pa yung susi, tama? Pagpasok po niya, siyempre galit na po siya. Ano hindi. Ba yung tagal-tagal? Sabi ko, hinahanap ko pa nga yung susi kasi hindi ko naman kabisado yung mga susi nito. Ibig sabihin, Michael, nahanap mo ang susi in less than 1 minute. Opo, nakasabit lang po dun eh. Kung baga, hinahanap ko yung ano, hinahanap ko po yung tamang susi dun sa mga padlock po. Bali, tatlo po kasing ano yun eh, tatlo pong kandado yung bubuksan ko. But may golden buda kayo sa bahay? Isang kamay lang po yung gamit ko eh. Kasi isang kamay mo. Hindi ko nagagalaw isang kamay ko. Oo, hindi ko nagagalaw isang kamay. Opo. Kailan pa siya nag-work? Siguro mga ano na po, 3 months po ata o 4 months. Mga ganun po. Bago siya nag-work, anong trabaho niya? Ano po, tigabukas ng pinto, doon sa bahay, ayun, nagtaga-chat, ang computer. Eh, saan kayo kumukuha ng pagkakakitaan nun? Ako po nagtatrabaho nun. Ayun nga po, may ano ko, may motor parts po ko nun eh. Ah, okay. Ayun nga po, hindi man lang niya ako minsan mahatidan ng tubig, hindi niya man lang ako magpunasan ng pawis. Ang ginagawa niya, chat lang maghapon. Sir, punood TV. Ganyan, Facebook. Eh, hindi naman po ako nag-Facebook po. Hindi ko na, wala naman po akong alam nun eh. Ang Facebook lang po kasi nun eh, parang taga-accept lang po pag may request. Kailangan kasi may account na gano'n. Yan lang po, kaya ako nagkaroon ng Facebook. Pero, hindi ko nga nalagyan ng picture yung dati. Dito na lang po ako nag-Facebook kasi, ano nga po, eh, para makahanap po din ng matatanungan, ganyan. Kaibigan, ganyan. So, ano po, hindi naman po ako pala lumabas ng bahay talaga eh. Kung may kaibigan po ako dito, ayun po, yung isa po nasa abroad na, isa naman po nasa Cebu. Wala na po talaga akong malalabasan dito. Wala akong masasabihan dito. Ilabas mo sa akin. hindi po kasi katulad dati na pag may problema, iniinom lang po namin. Dati po kasi lasinggero ko eh, before ko po siya nakilala. So, pinilit ko talaga may stop po talaga yan. Hindi na talaga ako umiinom. Ngayon po, kung uminom po ko, isang baso, doon sa kwarto. Kasi hindi ako makatulog talaga, kakaisip. Ngayon po. Anong gusto mong tanungin sa akin? Kung mali po ba talaga ako na alam ko naman na wala. Ay, alam mo pala, bakit nagtatanong ka na mali ka? Wala siya. Ha? Alam ko po na wala siya pong concern sa akin na pinindit. Kasi ako Brad, po, wait lang. Ako po nang humingi ng sorry lagi kahit mali wait po siya. Wait lang. Papa Jack, paputol-putol ka po. Sira telepono nyo. Apo, kasi po wireless po ito yung ano po yung baka nawawalan pa ng signal. Ah, pag ako nagsasalita, Brad, napuputol. Pag ikaw, tuloy-tuloy. Nakaduda ito, ha? This is what you call sabotage. Po, may time po talaga. Pag ako nagsasalita, hindi po ako naririnig. Ha? Ano po? Hello? Pag ako nagsasalita, hindi mo naririnig. Hindi po, paputol-putol po minsan.
parang every time magkasalita ako, hindi mo ako naririnig eh. Naririnig mo ako. Nawawala po pa, paputol-putol po. Okay. Ayan po, ganyan po. Asa, wala naman eh. Oh? Ang linaw mo kaya? Ano po kasi, may problema na rin po itong telepono na ito eh. Ah, pati telepono, unfair na rin ngayon. Ano po, pinaglalaroan po ng bunso ko kasi ito, nalawayan po niya nung kinakagat-agat yan dati. Nalawa, ablub, ganun. Nalawa. Ako kasi ihian rin niya yan, bala ka. Okay, apo. Ako naman. Apo. Sabi mo kanina, tama ba? Eto, ganito kasi magtanong, ano, paliliwanag ko lang sa'yo, ha? Ah, sige. Tama ba? Ah, mali ba yung desisyon ko? Alam ko naman, blah, blah, blah. Tama, mali. Ganun yung tanong mo, di ba? Ano po? Kung tama po na, umalik kung ano ba yung dapat, tama ba yung decision ko na makipag-iwalay po sa kanya? Ganito, wait lang, stop. Apo. Ang tanong mo kasi sa akin, kuya, uulitin ko lang, ano, ganito mo tinanong. Mali po ba yung decision ko? Eh, alam ko naman na wala siyang concern sa akin. Tama, mali? Opo. Okay. Bakit ka magtatanong? Brad, wait lang. Tulad po niyan. Apo. Bakit ka magtatanong, Brad, kung tama o mali yung desisyon mo, eh alam mo pala. Bakit ka magkakaroon ng duda sa sarili mo kung tama o mali yung desisyon mo, kung sa kabuuan ng 5 taon na nagsama kayo na ikinuwento mo sa akin, ni minsan, wala ka yatang nakwento. May manok, oh. Wala ka atang nakwento sa amin, di ba, na may mabuting ugali ang babaeng yan. Hindi po. Ang ano nga po niyan, nung nadiskrasya po ako, lagi niya sinasabi, mabilis kasi yung takbo mo eh. Sabi ko, alam mo kasi kung hindi ka talagang, kung umuwi ka ng maaga, hindi ka na kung saan-saan dumaan, hindi ka aabuti ng ganyang madaling araw. Alas 3 po ng madaling araw, uwi po ba yun? Tamang uwi po ba yun ng galing trabaho? Alas 7 po yung out niya. Ayos na, parang traffic lang, dumaan na sa garay, ganun. Ay, naku, honey, sorry, umikot yung bus, nag-detour, nagpunta na North Sagari, lumabas ng ano, SJDM, so umikot ulit ng NLEX, Tarlac, tapos ayan, nagbalintawak, Fairview Commonwealth, andito na ako. Brad! Ganito, ano, Michael? Opo. I'm having a hard time trying to understand or comprehend with your story kasi, gaya nung nakarang kausap ko nung Friday, your story is self-dignifying. Nagalugin natin, pabiktima. Sa kwento mo, kabuuan ng kwento mo, you are always the victim here. Opo. Diba? Na, parang bakit tumagal na 5 taon yung relasyon? Eh, kung demonyita pala yan. Ano po, Papa Jack eh? Umasa po talaga ako, Papa Jack, na magbabago siya. Yun nga yung point eh, Brad eh. Ang point dito, you are trying to make us feel... Saka, ano po, Pajak, eh, pag Brad, nag-usap po kami... Brad, nagsasalita ako eh, Brad! Gusto mo, tahingin ko yung labi mo? Sorry po. Nagsasalita ako, di ba? Sorry po. Napatunayan, hindi ka marang makinig. Puro lang ikaw! Paano ako? Show ko to, ah! Sikat kaya ako! Sikat ba ako? Ano ba yan? Painis na. Pwede makinig ka rin? Apo. Alam mong gano'ng katagal na kitang kausap? Hindi po. 2 hours and 44 minutes! Apo. Alam? Pwede na akong tumuloy? Apo. Napuputol-putol po kasi... Pag ako nagkasalita, napuputol-putol? Igilin mo ako, ha? Yung dating niyo po sa akin, siguro po yung speaker po nito, baka may problema po. Ano, gusto mo tawagan kita dyan? I-redial ko? May time lang po eh. Signal po siguro eh. May enough yung signal. Oh, yung pagkakas na salita. Apo. Sabotage talaga to, ha? Ano, clone ba yan? Clone ba yan? Pa? Hindi narinig. Clone? Hindi po. Hindi.
Maganda gawin natin. Michael! Aba. Hiwalay na kayo. Pinalayas siya kanina kasi nahuli ka may lalaki siya, tama? Opo, saka ano po, nananakit po eh. Nananakit? Opo. Paano pa nananakit ang ginawa sa'yo? Ayun po, sinusuntok po niya ako pag ano. Tapos katulad mo nakaraan, inampas ako ng cellphone sa mukha. Eh, puro ka duda, tingnan mo, yan, yan. Ano, bumakat nung keeper? Pag tingin mo, ano, may space bar sa mukha mo. Ano sa mukha mo? Wala, menu. Ay, bumakat eh. Ay, nako. Ganda, ano, Michael, ano? Ako, naasar ako pakinggan yung kwento mo kasi napaka-self-dignifying nito. Walang ibang gagawin yung kwento mo kundi pagtibayin yung karangian mo bilang lalaki sa relasyon na to. Diba? Apo, naiintindihan ko naman po eh. Limang taon kayong naging magka-partner sa buhay at wala ka nabanggit sa kwento mo maliban sa nagpasalubong siya yata ng once. Diba? Wala ka nabanggit na magandang katangian ng babaeng ito. And yet, it lasted for 5 years with 2 kids. Alright? So, I cannot find enough reason para mag-match yung dalawang yon. But anyway, siguro galit ka lang kasi kanina lang nangyari ang lahat, tama? Hindi po, matagal na po eh. Hindi, Brad, yung pag-aal sa balutan, yung pag-alis niya. Yung kanina po, lumalim talagang galit na po talaga okay. Ako kahapon yun po eh. Pero usually po talaga lagi ako nagagalit eh. Kasi siguro po, ano po eh, dito na po, hindi na lang po siya umaalis kasi wala naman po siya, hindi na rin po siya, ano eh, tag dito, hindi na po siya din gusto doon sa kanila, sa mga kamag-anak niya. Siya, laging sinasabi, huwag kang makauwi-uwi dito po, sa share mo lang talaga, ganun laging ano. Kaya ayaw po niya umuwi din doon sa ano, sabi ko kumasya naman tayo din sa mga lola, mga ano niya, lola niya, sabi ko kamustay natin, ayaw po niya. Eh, Papa, sisermonan lang daw. Kuya! Kuya! Opo. Nakinig ka ba sa tinanong ko? Hindi po. Hindi ko po narinig. Eh, bakit? Akala ko dito ko nagsalita. Hindi po, putol-putol po talaga, Papa Jack. Promise. Ulitin ko, ha? Opo. Kasi ito sinasabi ko, hindi mo tinapos, eh. Ang dami mo na sinabi agad, eh. Pwede ko na umpisahan? Opo, hindi ko po kasi narinig kung sinabi niyo pong stop agad yung may time po talaga, Papa Jack. Sorry po. Gusto nga ba i-dial naman yung number na to ulit? Sige po, okay lang po. O, teka lang ha, i-dial natin ha. Opo. Huwag mong baba. Opo. Wait lang po mga kaibigan ha, kinukuha lang po siya ng kabila. Kung ano mang kabila yan, you decide on your own. Kabilang... Walang yet, 12:30 na, oh. 12:30 na, ang TV na! Wala na pala yun. Ay, nako. Ano gagawin ko dito ngayon? Hindi ako marinig. Di ba ako'y tabo lang? Na nadadarang at natutukso rin. Hello? Apa? Oh my God, you're back! Oh my... Can you hear me now? Apa? Oh my God! This is such a blessing to this program. I love this show. Okay, kuya, ganito, ano? Narinig mo yun? Aba. Okay, good. Effort to, ha? Sabi ko, naiintindihan kita, baka kaya ganyan ka magkwento kasi kanina lang nangyari. Ano po, Papa Jack? Ang, gusto ko po, wait lang, ano Brad, po, hindi po ako tapos yung gusto ko malaman, Papa Jack, yung maligo. Papa Brad! Po, apa, iniintindi ano po? Mo ba sinasabi ko o hindi? Hindi ko po naririnig, hindi ko pa naririnig sinasabi yung stop. Eh, kung hindi mo naririnig, Brad, baka pwede mong sabihin sa akin na ano po yun? Hindi yung pinaputol mo ako dahil may sinasabi ako dito! Hindi ko po naririnig, Papa Jack. Sorry po.
Sabihin mo, di ba naputol mo kayo? Ipigun na ako! Okay. Paulit-ulit ako, pistim boy! Pwede na magsalita? Apo, Papa Jack, apo. At pwede ka makinig? Apo, hindi ko po kasi narinig agad yung... Ngayon, kailan ako narinig mo ako? Inagago mo ako! I have given you enough time para makipakinggan ka! Tumawag ka para may naka-advise, tayo makinig! Papa Jack, sorry po. Okay lang po ba kung nabuksan ko yung radyo para mas malinaw? Hindi! Tumawag tayo papakinggan. Naiinis na ako! Pag nagagalit ako, narinig ako! May time po talaga, Papa Jack. Sorry po. Hindi ko po talaga alam kung... Pati po yung tunog ko, paputol-putol po. Yung narinig ko po. Asa ka ngayon? Nasa sakyan po. Anong sakyan? Babylos? Hindi, FX lang po. Ano yun? Wireless o cellphone? Wireless po. Ah, pumasok ka sa bahay. Baka luminaw. Gusto niyo po din na po lang sa landline? Oh, sige. Pumaba, kukunin namin yung landline mo, ha? Apo. Ay, nako. Nakakapotok ng patatas to, ha? Tapos sasabihin niya sa akin, lagi akong galit. Baka nauna na kayong galit, baka kayo kanina pagalit. Diba, kung patsyagaan at pahabaan ng pasensya, mas mahaba pasensya ko sa lahat. Baka pag kayo kausap to, binabaan niyo, nag-walk out na kayo. Ang sakit sa patatas, in fairness, ha? Ang itim na, sasakit pa. Ano ba yan? Ganyan. Hello? Apa. Aba? Ako ba naririnig mo na? Apa, malinaw na po, Papa Jack. Ay, purihin! Wow, narinig yung joke ko. Konti na lang, magiging tabu ka na, brad. Ay, sorry po. Sa ano? Ulitin ko, ha? Apa. Okay, sabi ko... Sa kabuuan ng kwento mo, wala yatang isang araw o isang solid na pagkakataon na naikwento mo sa amin na may magandang ugali yung babaeng yan. Wow. Brad, base sa mga kinuwento mo sa akin tungkol sa kanya at kung ikukwento ko siya sa ibang tao, iba based sa pagkakakwento mo, Brad, sisimplihan ko na lang yung pagkakakwento, sabihin ko sa ibang tao, yung asawa dati ni Michael, yung pinalayas niya kanina, ay anak ng Diablo. Ganon yung ugali niya pinamukha mo sa amin. Tama, mali? Opo. Ganon, ha? Hindi ko alam kung ikaw nag-agree ka kasi pero yung naramdaman namin, demonyita siya. Tama ba ako doon? Ayun po yung nararamdaman ko rin po. Okay. Kaya lang, sabi ko din, ulitin ko kasi hindi mo narinig kanina. Apo. Na baka ganyan ka lang magkwento kasi kanina lang nangyari ito. Baka galit ka pa. Hindi po, sa totoo lang po, wala po akong marinig eh. Wala akong sa kanya na sabihin niya ako na, ay, mahal mo ako, ganyan. Sige, dumunyita nga siya, ano. Sige. Brad, anong tanong mo sa akin? Papa Jack, yung ano po, gusto pong malaman po yung mali ko. Na, yung mga, hindi ko pa po alam na, alam, akala ko pong tama. Katulad po kanina, yung panganganak po. Sorry po talaga dun. Oh, Brad, dami nag-alas yung babae kanina. Ayun po, ayun. Katulad po sa akin po. Ayun po, ano ko, gusto ko pong malaman, Papa Jack. Yung mali ko po, Papa Jack, na gusto ko may ayos ko, Papa Jack. Ganito, ano?
Brad, isang side lang kasi nakikita namin sa kwentong ito, ano? Side mo lang ito. Opo. At masama loob, magalit ka, ikaw naiwan, nagtaksil siya, yun ang paniniwala mo. Kahit ako siguro mapagawa niyan, magagalit ako. Opo. I will feel maybe worse than how you are acting right now. Pero ang punto ko dito, kuya, meron ba siyang magandang katangian? Agot po kagad po. Wala po ako kasing maalala pa pa dyan. Okay, ganyan. Sorry po. Kanina pinalayas mo siya. Lahat ng angkan nyo, yung mga taong naandyan, pabor na paalisin siya dahil sa nahuli mo, tama? Hindi po, kasi po ganun nga po yung ugali niya. Hindi po dahil sa late na talaga ito eh, kumbaga. So ano nag-trigger kanina, bakit siya pinaalis sa inyo? Yung pagsisinungaling po niya, number one po. Yung pagsisinungaling po niya. Na ano, na? Yung dinedenay po niya. Na ano nga? Na hindi po talaga siya, walang text na gano'ng ganyan, babae yung ka-text niya. Ayun nga sinasabi ko, hindi kasi nakikinig eh. Opo. Kinikinig din kumaita, may time ka ba? Opo. Kinig na. Brad, makinig ka naman, kanina pa tayo dito, Brad eh. Opo. Ha? Opo. Baka mamaya, mas maganda puntahan na lang kita dyan tayo mag-usap sa inyo sa rooftop. Okay, Michael, kung maririnig niya itong usapan natin na ito, do you think magiging fair sa pandinig niya lahat na kinuwento mo sa atin ngayon? Lagi naman po hindi fair sa kanya eh. Okay. Lagi yung pakiramdam po niya dito sa bahay. Lagi niyang iniisip po yun sa sarili niya, hindi po fair lagi sa kanya. Pakiramdam po niya, pinagtutulungan siya, pero inibigyan po lagi siya ng chance para magpaliwanag. Okay, ganito gawin natin. Sige. Pinaalis siya kanina sa inyo. Pinaalis mo kasama ka sa nagpaalis. Opo. Okay. Ako po yung huling tinanong. Para nag-vote po kami kung anong decision ng bawat isa dito sa palibo sa amin dito magkakamag-anak. So, ang tawag sa inyo kanina ay survivor Caloocan. Oo. May tribal council pala kanina sa inyo. So, ano, nilapit niya yung flame, tapos sinabi mo, your flame just died down. You may leave the tribe, ganun. Brad, ganito gawin natin, ano? I'd like to look at your problem from another dimension. Okay lang ba? Okay lang po. Okay, okay sige. Salamat po, pinagbigyan mo po ako. Kung halimbawang naririnig ka niya ngayon, at sa loob na 5 taon na nagsama kayo, may pa pwede kang ipagpasalamat sa kanya. Just, ano ha, just the things na pwedeng ipagpasalamat. Yung pa pwede mo ipag-thank you sa kanya. Yung mga maliliit man, kay gano'ng mang kaliit yan, kung may specific na insidente, na alam mong napangiti ka niya ng labis, o halimbawa, meron siyang bagay na nagawa para sa'yo. Apo. Yung mga bagay na she went out of her way, apo, para mapangiti ka, ano yung bagay na yon? Anong pangalan niya, first name? Babanggit. Angel po. Angel. Ah, dali. Gusto ko banggitin mo at sa kansya ang kausapin mo lahat ng bagay na pwede mo ipag-thank you sa kanya. Go ahead. Maraming salamat na dyan yung kapag yayakapin mo ko. Yun. Ay, siguro yung gusto-gusto ko lagi. Alam yun naman lagi kung gusto ko. Pag na-down ako, gusto ko may kayakap lang lagi ako. And later on, hindi mo na nagagawa. Brad, ang sabi ko sa'yo, yung mga bagay na ipagpapasalamat, walang sorry nagsabi po, sa'yo na manumbat ka. Sorry po. Okay? Opo. Ulitin mo. Angel? Opo. Angel, maraming salamat sa mga yakap na ano na binigay mo sa akin. Sa mga times na nakikilig ka sa kwento ko. Yun. Sa pagkatrabaho mo ng gantong
kalagayan ko na ikaw ang bumubuhay sa atin sa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Patawarin mo ako kung ano man yung mga pagkukulang ko. Patawarin mo ako. Alam ko, may pagkukulang din ako. Wala naman talagang perfecto. Alam ko marami akong pagkukulang. Isa-isahin mo, baka gusto mo, Brad. Napagbuhatan mo ba ng kamay yan? Nung ano nga po yung napas ako, hindi. Ang sagot sa tanong ko. Opo, opo. Okay. Patawarin mo ako. Kasi, bigla lang talaga ako nun. Yun lang ang bukod tanging pagkakataon? Oo, opo, yun lang po. Nabigla lang ako noon, saka alam mo naman, kagigising ko lang, saka galit din ako noong time na yun. At wala pa akong tulog dahil hindi ako makatulog doon sa nangyari na yun. Patawarin mo ako. Siguro nga, hindi lang talaga ako para sa'yo. Sana makahanap ka nung lalaki na gusto mo. Yung pukumpleto sa mga pangangailangan mo. May bigay lahat ng hiling mo. Patawarin mo ako kung hindi ko agad ginagrab yung pag-abroad. Sa'yo kasi kitang mawala. Gaya ng mga usual na nangyayari. Alam mo naman yun. Kasi nga ganyan ka nga eh. Gusto ko lagi kang nasa tabi ko. Gusto ko linihintay ko lang i-guide mo ako. Kamustahin mo ako. Patawarin mo ako, masyado ako naghangad sa'yo. Masyado ako na-expect. Patawarin mo ako sa lahat. Sana lagi kang maging masaya. Wala akong ibang ihilingin kundi maging masaya ka. Ilan pa ba dyan? Ano yung mga ano, kakapanabikan mo sa kanya? Yung wala na siya. Officially, starting tonight. Sa kanya mo sabihin, huwag sa akin, baka maging tayo. Han? Han? Alam mo, ikaw na sinasandal ako. Ikaw na lang natitira sa akin dito. Huwag sa pamilya ko. Hindi naman ako nag-open sa kanila. Kakayanin ko to. Aray sa sayo mo. Kahit noon pa, wala na akong ibang ginawa kundi kasaya mo. Patawarin mo akong kulang pa rin yun. Patawarin mo ako. Kasi siguro talagang hindi pa ako nagsikap. Pakiramdam ko lang talaga yun. Patawarin mo ako sa lahat. Patawarin mo rin ako kung may mga efforts ka na akala mo hindi ko na-appreciate. Baka ganun din ako.
Patawarin mo ako, hindi ko minsan na appreciate, pero gusto ko malaman mo. Proud na proud ako sa'yo. Sino pa pa dyan? Kailan pa pa dyan? Sige lang mo, tuloy mo lang. Gusto mong buuin, Brad? Nag-iwalay ko lang para makapag-focus tayo in one area, pero ituloy natin sa kabuuan, ha? I want you to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. At gusto ko marinig kung paano mo ito sasabihin sa kanya. Sorry for everything, lahat ng malilit, malalaking bagay na nagawa mali sa kanya. Mag-thank you ka sa naiambag niya sa buhay mo. Tell him that I heard the things that you're going to miss now that she's gone, and say goodbye. Go ahead. Han, maraming salamat. Kundi dahil sa'yo, hindi ako ganito. Hindi ako naging maayos. Hindi ako nagtino para sa pamilya ko. Kundi dahil sa'yo. Kundi yan dahil sa takot na mawala ka. Tinuruan mo ko. Tinuruan mo ko maging masaya. Magmasaya. Yung mahal mo. Morning's just a moment away, and I'm without you one. Sino man yung kasama mo ngayon? Ayoko na mag-sip. Ayoko na mag-humulika. Sana maging masaya kayo. Ay, naku, sana. I wonder if you need me now. So many dreams. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa'yo. Medyo alam ko talaga kung Pauli yun. Bunga na rin yun ng galit. Sa tingin mo, hindi kita minahal. Kasi hindi ko nabigay ang mga luho mo, mga gusto mo. Sana alam mo, mas unang-una ako nasasaktan. Hindi ko nabibigay ang mga gusto mo. Tawarin mo ako kung lagi mahina ako. Ilan pa pa dyan? Yun lang ba? Wala bang ano, dyan, may miss ko yung mga ganito, ganon. Tuloy mo na, Brad. We play the games that people play. Yung mga anak pala natin, huwag kang mag-alala. Nahalagaan naman siya dito ng maayos. Sana babayaan mo na sila sa akin. Yun na lang yung natinder ako. Huwag mo na kunin. Hindi ko naman siya ipinagdadamot sa iyo. Mahal na mahal ka nila. Mahal na mahal ka namin.
Sana later on. Marinig mo rin yung mga sinasabi mo. Maintindihan mo rin. May kinakasama ka ngayon. Maging tapat ka. Katulad nga na sinabi ni Tito. Tapos transparent sa lahat. Silang naman ang inihiling ko sa'yo. Kahit ako na nga gumawa dito sa lahat, maging tapat ka lang. Pero siguro oras na talaga to. Yun lang. Yun lang? Opo. Ako naman. Opo. Okay. Do you have an open heart? Opo. And a welcoming mind para pakinig sa pwede kong sabihin? Opo. Ako, I have no hopes of making you reconcile kayong dalawa. Kasi sa base sa iyong speech na 2 hours na yata, you're very much willing to let go sa babaeng ito. And in the past almost 5 years, wala ka naman nakitang maganda sa kanya. So, there is really no point of continuing with someone na hindi ka naniniwalang can make you feel and become a better individual, let alone itong taong ito hindi na mabuting partner sa iyo. Apo. If I'm going to paint a picture, Brad, tungkol dyan sa nanay ng mga dalang ng anak mo, mga anak mo. Maybe I'm going to paint a picture na very dark. That's how you told us about her. Well, I have my doubts. Hindi ako naniniwala sa'yo na ganun siya kasama. Baka galit ka lang at na-highlight lahat ng masama. Pero tinanong kita, meron ba mga dapat na pwede magpasalamat? Tatlo lang yata yung nabanggit mo. Diba yung niyakap ka niya, tapos nakikinig siya, at nagdadala ng pasalubong sa iyong mga anak. Sometimes. May minsan pa nga yun, no? Sa loob ng 5 taon, yun lang ang nakaalala mabuti sa kanya. And I really wonder kung bakit tumagal kayo ng ganyan kahabang panahon. Dalawa lang yan, Brad. Ang bait mo o ang tanga mo? Alin mo sa dalawa, katangian niyang tao nagmamahal, tama? Opo. Siguro nga, idol na nga kita eh. But on the other hand, Brad, meron kayo isang bagay din na re-realize. Opo. Alright? Opo. Pero may tatanong muna ako sa'yo. Meron ka kasing part ng dialogue na sinabi mong, yung mga anak mo na lang ang natitira sa'yo. Na parang wala na sa'yo ang lahat. Tama ba? Opo, kasi. Saan galing yun? Bakit wala na sa'yo ang lahat? Wala. Alam ko na po yung nagdag-away po kami. Ibig sabihin po, wala na po. Ayun na lang po yung yung may ayakap ko. Ayun na lang po yung matitirang pamilya ko. Okay. Sa'yo na kahit paano minahal niya ako. Yun pala yun. Okay. Siya kaya? Ano kaya meron siya ngayon? Wala din, no? Lagi naman po sinasabi niyo, ayaw niya mabuhay mag-isa eh. Baka nga. Manig ka, ha? Okay lang? Opo. Ganito, brother, no? Sa kwento mo, may mga manak na kakanabanggit sa kwento mo na pinag-a-abroad ka niya, tama? Opo. Hindi ka nakinig. Opo. Tapos sabanggitin mo, siya yung guide mo, tama? Opo. Pero hindi ka nakinig sa kanya. Kasi kung tinuturing mo siyang guide, nag-abroad ka.
Okay, kasi ipabadya kayo. Shut up! Apo. Walang masama, Brad, kung ayaw mag-abroad. Diba? Walang masama kung ayaw mag-abroad kasi ayaw mo siyang mawala. Pero wag mong pamumuka sa kanya na siya yung guide mo kasi hindi magmamatch. Kung siya pala ang guide mo, eh dapat sana nag-abroad ka. Hindi. Ang ano po? Shut up! Apo. Nagkasalita ako, pinabayaan kita ng 2 oras. Sorry po. Hindi mo yata alam kung ano ang pakiramdam na nakikitira at wala ni isang kamag-anak ng taong mahal mong tinitira mo yung bahay, ang kampi sa'yo na kailangan mong patunayan sa sarili mo, maging maganda ka lang sa paningin nila. Na kahit yung simpleng hiling mo na manganak ka sa tamang panganakan, mapagbigyan ang tingin mismo ng lalaking bumuntis sa'yo. Nung sumisigaw ka at umaarte ka lang daw? Hindi naman po sabi ko. Shut up! Meron bang parte ng kwento mo? Ang ikinwento mo mula sa point of view niya? Meron bang pagkakataon sa kwento mo na sinabi mo sa amin na meron siyang bagay na nahihirapan siya na nakinig ka sa kanya? Lahat ng kwento mo, buong buo, Brad, yung hirap mo, meron ka bang nabanggit na nahirapan siya? You assumed everything is okay sa kanya. Nag-assume ka sa kabuuan ng kwento mo na pag sinabi mo at hindi niya nasunod dahil sinabi mo at hindi niya ginawa, unfair. Anong part ng kwento mo ang nabanggit mo, Brad, na meron siyang ginusto na nag-adjust ka? Banggit ka ng isa. Dali! Lahat po. Wala! Binanggit ko po. Yung nakwento ko po, lahat po. Anong part? Lahat Brad, po, ano po lahat, lahat ng binabanggit mo dito na tungkol sa kanya ay yung mga bagay na paningin mo ay unfair kasi dapat ginawa sa paraan na gusto mo. Meron bang paraan niya ang nasunod na hindi mo tinuturing na unfair? Wala. Ikaw ba alam ang pakiramdam na nakikita at mag-isa ka? Opo. Na napagkakaisahan siya sa inyo? That's how exactly, di ba? That's exactly how I felt. Anong banggit mo? Nagbutuhan kanina. Kung mahal mo ang babae, hindi mo hahayaan na sa bahay ninyo, wala siyang kamag-anak at magbubutuhan ang buong angkan para palayasin siya? Ilagay mo ang sarili mo sa kanya! Tanga! Nakikita mo gano'ng kabigat yun? Nagbutuhan yung buong angkan para palayasin siya at nung tinanong ka, ano boto? Ikaw yung huli! Eh, gago ka pala eh! Nakipagbutuhan ka? Partner mo ang pinag-uusapan dito, parte ng buhay mo, nanay ng mga anak mo! Wala kang balls! Lalaitin mo yung babae ng ang anak dahil gusto na mas mahusay sa ospital na sumisigaw at feeling mo umaarte! Masyado kang nagdidignify ang sarili mong gawa. Sorry. Nakalimutan mo ba, Brad, na nabanggit mo may tinapos siya? Tama mali? Tama po. Na nung binigay niya sa'yo ang sarili niya, hindi ba kung ano man ang tinapos niya, tinapon niya para sa'yo? Tama mali? Hindi naman po kami nung nagtapos siya, tapos na po siya nun eh. Ah, Brad! Hindi mo ba naiindihan ko nung tinatanong sa'yo? Nung naging kayo at nabuntis mo siya, Brad, hindi ba? Nung hindi na siya nakapagtrabaho at naging nanay na, nung nanganganak na feeling mo umaarte, at hindi na niya nagamit yung tinapos niya, Brad, hindi ba? Sinayang niya yung taon na nag-aral siya dahil hindi niya nagamit kasi asawa mo na? Meron naman pa yan. Anong pagkakataon sa kwento mo, Brad, na binigyan mo siya ng kalayaan magdesisyon? Decision din naman po niya yun eh. May business, pinaproud pa nga siya sa business namin. Bakit hindi yan ang kwento mo kanina?
Ngayon proud na siya. Kanina ang kwento mo, bro, nakikinig ako ha. Ayun na nga po eh. Ang kwento mo kanina, ayaw niyang tauhan yung tindahan kahit kumikita ng 400 pesos. Ayun po, ayun na what nga po. What you do not realize about me is I listen very carefully. Opo. Brad, wala ako nakakaligtaan sa detalye ng kwento mo. Opo. Kaya huwag mong babaguhin ang kwento mo, baka hampasin ko yung mukha mo. Alam mo ba, habang nagkakwento ka, sabi ko sa sarili ko, ako ang babae, iwanan din kita. Masarap kang kasama? Tanong mo nga sarili mo kung masarap kang kasama! Alam ko po hindi. Diba? Alam mo yung pakiramdam habang nagkakwento ka, brad, hindi ko mahanapan ng butas. Ang nararamdaman ko lang, siya yung tipo na babae nung lumipat siya sa bahay ninyo. Araw-araw niya kailangan patunayan sarili niya, maging mabuti lang siya sa paningin ng pamilya mo, lalo na sa'yo. Binuntis mo siya. Eh kung hindi ka malaking gago, sana nung binuntis mo siya, may trabaho ka, may bahay ka, mayroon kang ano, pera. Pero hindi, umasa kayo sa nanay mo, sa pamilya mo. Tama po. Limang taon, hindi ko lang matanggap sa sarili ko. Nanong ko nagkwento mo sa amin, limang taon, nagtagal kayo limang taon, Brad. Nagtagal kayo na limang taon pero walang mabuti sa kanya. Nung tinanong, nung sinagkikwento ka sa akin, pag nagpapacheck up yung anak namin, Papa Jack, hindi siya sumasama. Ang tinanong kita, lagi ba? Hindi po. Yung isang beses po, meron siyang lakad. Lakad ba? Trabaho. Pusang gala. Pinagmumukha mo, sobrang sama niya. Di ba kung magkwento ka, may lakad. Hindi mo diretsa, may trabaho siya. Para ano? Para bayani ka kasi ako nagpunta doon! One day, Michael, darating ang araw, ang isang umaga, na mamimiss mo siya, mananabik ka sa kanya, at maiintindihan mo na iniwang kanya dahil hindi maganda ugali mo. Hindi ka ba nagtataka? Brad, lalaki tayo parehat, Brad! Pero bakit kambi ako sa kanya? Isa lang sa mga kwento mo yung bradad. Doon ako na-offend kanina, kunento mo ako ng nanganganak siya sumisigaw na hindi siya umiira na parang pinamamukha mo ang inaartihan kanya. Nanganganak yung tao pero gusto mong sabihin sa amin na umaarti siya. Na yung pag-aarti niya yung pwede pala siya mamatay pero sa asawa niya maarti siya. Sorry doon, Papa John. Huwag ka mag-sorry sa akin, Brad. I do not remember feeling sa buong kwento mo na nilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon niya. Lagi ko pong ginagawa sa tingin ko. Ayun nga po eh. Hindi mo ginawa yan, Brad. Dahil kung ginawa mo yan, hindi ka humihingi ng sorry sa akin ngayon dahil naintindihan mo ito bago ko sinabi sa'yo. Salamat po. I am offended by your arrogance. You cleared my mind. Michael, pagjowa natin sila, we promise them the heavens and the earth. We promise them to give the stars and the moons from all the planets. Maging atin lang sila. Ganon tayo mga ako, Brad. Hindi mo siguro eksakto, pero ganon. Na pag inuubaran sila ng panty, as if kaya mo sila nagkaroon ng pitong extrang ano, guardian angel. You told your story sa aming lahat na as if sa kabuuan ng relasyon, ikaw lang ang mag-isang naghirap. Maiintindihan kita, Brad, kung sana naging fair ka, pero hindi. Ikinuwento mo sa amin, Brad, na almost negative percent sa kabuuan ng limang taon, eh masama siyang tao. Therefore, bakit tumagal to ng limang taon? So, sobrang sama niya o sobrang tanga mo? And yet, you still love her?
hindi nagtutugma yung kwento. Kung magkwento ka pa, victim ka palagi. One day you are going to miss her. And one day you are going to realize na kaya siya ganyan sa'yo because you've mistreated her. I don't know your complete story, but I know you've not been fair. Apo. Nagbutuhan kayo, Brad, ha? Brad, nagbutuhan kayo. This is not my story. This is your story. Imagine mo ako, ha? Nasa bahay ako ng tatay ng mga anak ko. Alright? Aba. At palalayasin nila ako. At yung ang kanya nagbutuhan. Alam mo pakiramdam ng Brad, naiintindihan mo ba yun? Aba. Yung ma-eliminate ka nga sa Miss Gay, eh. Maya sa malob mo, eh. Feeling mo unfair sa buong mundo, pero Brad, tinuring niyang bahay yan, ha? Sa loob ng 5 taon, tapos may butuhan? Apusang gala! Tapos ikaw yung huling bumoto, Brad? Ganyan ka sa kanya, Brad! Ganyan ka sa kanya! Hindi mo alam kung paano at gaano nakakadurog ng puso yung senang yon? And this is just one of the many! Nung nanganganak siya kasi, mapupunit yung ano niya dahil lalabas yung anak mo at sumisigaw siya. Feeling mo umaarte siya? Gago! Pasalamat ka, hindi kita katabi! You are going to miss her at magsisisi ka the way you treated her. You expected so much from her. That's understandable. But have you given more than what you've expected from her? I don't think so. Meron bang part ng ano ng kwentong ito, Brad, ang naramdaman ko that you've paused and sat down for a while at inintindi? Kung mahal mo yan, Brad, inintindi mo ba't ganyan yan? Sa bahay nila, ayaw sa kanya. Diyan may butuhan para mawala siya at umalis. You have taken the entire world from her. And you think you are the victim? How unfair can we be? Opo, Papa John. Ito ba ang kahulugan ng pag-ibig sa kagaya mo, Michael? Eto ba yun, Michael? Gusto ko lang naman, Papa John, maging tapat siya. Brad! When she cheated on you, which I understand. Papa John, simula pa nung una. Hindi tama ito, Brad, ha? Simula pa naman nung una. Everything sinala mo naman, di ba? May mga ebidensya po ko, eh. Ayaw magkikita? Kung makikita po talaga, as in. That's not enough. Kasi, totoo naman, makikipagkita ka sa katrabaho mo, eh. Hindi po. Makikita ko po talaga yung mabasa ko yung message. Ganyan. Ganon? Opo, as in. So, bakit tumagal to na 5 taon? Kung nung una pa lang, nanlalaki siya. Sabi po niya lagi, magkabago siya. Ah, talaga? So, given sa relasyon ninyo, Brad, na siya ay may lalaki even before. Opo, simula pa lang. Niligawan okay. Ko po. Given to, Brad, ha? Hindi, nung niligaw, Brad. Niligawan to. Ibang niligawan sa kayo. Opo. Ibang niligawan sa kayo. Opo. That's the way you tell the story, Brad. Pinapalala mo. Sorry. Para magmukhang ikaw yung umintindi at ang bait-bait mo, Brad. I'm sorry, siguro hindi ko maintindihan. Siguro, ayun nga talaga, ayun. And yun yung point ko. Gusto ko malaman talaga na maling-mali ako. Hindi, Brad, wala kang mali. Kung eksakto yung kwento, Brad, hindi ka mali. Actually, gusto ko itong pagtirik ng kandila kasi ang bait mo. Ang problema, hindi ko naniniwala sa'yo, eh. Opo. Kasi, sobra talaga. Sa paniwala ko, Papa Jack. Kasi, Papa Jack, sa paniniwala ko, parang imposible talaga, eh. Imposible talaga yung kwento ko, eh. Michael, kung ikaw yung asawa mo, alright? Apo. Want you to put yourself
in her shoes. Right apo. Now. Apo. At tignan mo ang paligid mo bilang dayo sa bahay ni Michael. Apo. How do you feel? Mag-a-adjust po ako. Hindi ko po sasabihin na kung ano ako. Tanggapin niyo ako. You see? Saka... Wait! Stop! Ano sabi ko, Brad? Sabi ko, ilagay mo yung sarili mo sa pagkatao ng nanay ng mga anak mo. At anong mararamdaman mo? Anong sagot mo sa akin? Mag-a-adjust po ako. Talaga bang nilagay mo yung sarili mo sa kanyang pagkatao? O sinasabi mo sa akin yung in-expect mo sa kanya? Magkaiba yun, ha? Apo. Nakuha ko yung punto ko? Apo. Naandun ka pa rin sa mga gusto mo! Apo, tama po kayo. Siya po pinapakinggan mo! Tinatanong ko naman po yung gusto niya eh. Lagi ko naman tinatanong po kung anong gusto niya. Sabot po ng mga kaya ko, binibigay ko po. Damit, lahat. Kanina nagkwento ko. Binila ko po siya sa alwala na gusto niya. Brad, kusang loob mong ginawa yun, pati sinusumpot mo dito sa ere. Kasi po lagi siyang sumisimangot eh. Saka obvious naman po pinapakita niya, han, ito maganda tong cellphone na to. Eh alam niya kasi may pera ako. Wait. Tapos binila mo siyang cellphone? Opo, para. Tapos wala na kayong makain. Kaya po siya. Tapos wala na kayong makain. Ayun po. So why do I feel as if pinilit ka niya? Because remember, that's the way you told me your story. Dinugtong mo, nagpapabilis siya, pero tinanong ko, nagpapabilis ba siya specifically? Hindi po. Kasi inabot niya po sa akin yung tablet. O, sira na yung tablet ko. Ganyan. Di, lagi, may pera ako. Sinabi ko, papalitan na lang kita. Lagi siya nakasimangot. Ba, lagi siya nakasimangot. Laging galit. Laging sumisigaw. Yan ang kwento mo sa amin. Ayun nga, ayoko po kasing ganoon. Pero humiling lang ta. Ang ginagawa ko na lang po, Papa Jack, is, ayun nga po, ibibili ko na lang siya kasi para maging maayos po kami. So bakit mo pinamukha sa amin, di ba, na as if bratinela siya, na magwawala siya pag hindi siya nakakuha ng bagong telepono? Brad, kung pinili mo siya, congratulations! Mabait kang lalaki, naiintindi mo bang ang kailangan niya, pero pag kinuwento mo, wag mo ikwento na pinilit ka niya, di ba, and it's against your will. Ganon, eh, ganon mo kinuwento sa amin eh. Siguro mali po yung pagkakakwento ko. Brad, buong kwento mo ganon! Sorry po. Buong kwento mo, Brad! Wala kang ibang ginawa kundi pagandahin sarili mo! Hindi. Buong kwento, Brad! Kaya bigon ako! Apo. Siya po ang aking guide, ano? Ang nag-guide sa akin, sa kanya kumugot ang lakas ng loob, pero sinabi niya mag-abroad ka. Ikaw ba rin, hindi mo yung paano, yung point of view na mag-abroad ka? Ako na hindi niya ako kasi kung ako yung mabae, may sakit yung panganay ko, may isa pa kaming anak, wala kaming bahay, at yung pagkakataon na mag-abroad yung asawa ko, pag-a-abroadin ko din. Tama mali? Opo. Ay bakit minamasama mo? Eh kasi nga po alam ko hindi siya mapagkakatiwalaan. Ah, alam mo yon? Eh kung ako nga po, nandito po siya, nandito pa ako. Eto ha, brad ha? Ganun na pong ginagawa niya. Ganito ha, brad ha? So alam mo hindi siya mapagkakatiwalaan. At opo. Pinalaya siya kanina, tama? Opo. Bakit parang may duda ka sa sarili mong desisyon? Hindi po ako nagdududa.